friends, good morning po. Ngayon ay day 3 na. Kailangan gano sa relaxed position. In a step. Kore shop pala mo. Hey, yo, what's up, Bakrit friends? Magandang hapon po sa ating lahat. At ito na naman, recharge na ulit tayo. Nakatulog na ako ng 2 hours. So napakasarap sa pakiramdam pagka naka-idlip ka na kasi napalaking tulong talaga kahit 5 minutes ka lang maka-idlip, kahit puyat na puyat ka, magre-recharge ulit yung katawan mo. So ang ating oras ngayon ay alas 3:28 na ng hapon at may lang ng konti, sunti ko na rin yung anak ko. Ginising lang ako ni Mrs. Makatifes dahil meron kaming importanteng malagang babayaran sa taas dyan sa may bangko. So nandun si Mrs. ako, naghihintay lang ako dito sa parking para makapag-edit ng vlog. So nag-edit pa ako ng vlog ngayon at gusto ko lang mag-update sa inyo. Nagising na tayo ulit para makapag-vlog na naman tayo. So pagtapos dito, meron kaming pupuntahan din. Yan, samahan nyo kami sa araw na to sa road vlog na naman, sa daily vlog natin, sa the real life, yan, sa mga nangyayari sa buhay ko. So pilitin ko ng pilitin, maraming salamat sa mga nagko-comment na mag-daily vlog na ako ulit. Sige, tuloy-tuloy na to. Pagpasensya nyo na mga ka-retwins na medyo malat pa yung boses ko dahil siguro sa alikabok namin kahapon, tapos yung halong hamog na rin, tapos yan, medyo haggard pa yung mukha natin, haggard face pa. Hindi pa ako naligo, so mamaya na ako maligo pagkatapos ko magsundo ng anak ko sa school. Tapos sabay diretso gym na rin buhat para kahit papano makapag-exercise tayo. Mamayang gabi, hindi na muna ako babiyahe dahil bukas ng umaga may training kami. Tapos Wednesday, ma-shoot na naman. Kasi pag bumiyahe ako ng tuloy-tuloy, baka ma-overpatig tayo, so mahirap na. Kalusugan pa rin nating unahin palagi kasi ito lang yung nag-iisang the one. Uy, sana all! Nag-iisang katawan lang natin ang ating puhunan yan sa balatang lupa, kaya dapat stay healthy tayo, yan. Apo na naman mga ka-friends, at alasing ko na, sundin ko na muna yung unikaiha ko. Napunta abroad. Tingnan natin mga ka-friends kung totoo yung chismis, kung mas mura ba talaga dito yung store ng Lemon Square. Alam mo naman tayo, pag mga Pinoy, mga chismosa at chismoso. Yeah, pag meron mga murang na ririnig, pinapuntahan talaga, kaya pasukin natin, tingnan natin. Wow, ayos. Ay, tugtog. Nino, maganda rin mo cake, Nino. May tugtog, dito na ako sa loob. Labas pala. Ayos mga ka-friends, ang ganda nga ng mga ano nila. Lahat ng product ng Lemon Square, meron sila dyan, yung mga cheesecake. Mag-grocery muna kami mga ka-friends ang isang linggo, mag-imbak tayo kasi busy na naman tayo sa mga sunod na araw. So mas maigi yung mas maraming grocery sa bahay para kahit maalis ako, hindi na mahirapan yung mag-ina ko. Tapos na kami mag-grocery mga ka-friends, tapos bibili tayo ng cake ngayon. I-celebrate natin ang ating pagkapanalo. Ginawa, magandang balita. Sarap po, yun eh. Yo, what's up, Akrit Burns? Good morning po. Ngayon ay day 3 na. Day 3 na sa ating pangatlong daily vlog. Maraming salamat sa inyo sa patuloy na panonood at pagsuporta. O ngayon ay galing tayo sa Mindanao Avenue. Dali natin ko yung misis ko sa kanyang work. Ngayon naman ay pupunta tayo ng Pure Gold Paso de Blas dahil asikasuhin ko na ulit yung aking PhilHealth. Pasa ko na yung form. Dahil yung nakaraan, nabitin tayo sa oras. Kailangan ko nang ipasa yun dahil busy na naman tayo starting tomorrow, because tomorrow is another day at mag-shooting na naman tayo. So pati na rin yung SSS ko, sabay ko na papa-update ako dahil mag-voluntary payment ako. So kailangan kong i-update yung aking SS number dahil hindi ako makapasok dun sa application form sa portal ng SSS para makapag-ulog na ako monthly, kasi sayang din eh. Malay mo, pag inabayan ng for the future, abot tayo ng mga 83, hindi mai-pension tayo. Mag-exercise tayo tuwing umaga. So ngayon, pagkatapos nun, hintayin ko na rin yung anak ko nang lumabas ng alas 11 kasi mamayang alas, dapat nga ngayon 9, meron kaming training doon sa Quezon City. So hapon lang ako ng alauna, alas 2 pa naman si Mukang, mamaya si Lobby po. Yan, kasama namin sa rehear. Dito na tayo sa Pure Gold Paso de Blas, mga ka-friends. Papasok na ako doon sa SSS. So sana wala siya ganun tao para matapos natin kagad. Magkatabi lang naman yun, PhilHealth tsaka SSS, para wala na akong problemahin at sa mga sunod na araw na makapag-start na tayo ng voluntary payment. Sana wala ganong pila para matapos agad ako. So tara na, let's go! Kaura shop pala mo! Wrong timing sa PhilHealth. 3 days na raw na offline. So babalikan na lang natin yung mga sikaso natin ngayon, yung SSS. Pero babalik mo ako doon sa parking mga credits dahil kailangan ng 2 valid ID. Tapos kailangan ko pala magpa-print nung ano ba yun? A4 na form para sa mga details ko na i-update. Matagal na kasi yung naging kolorom, kaya hindi ko na alam yung mga kalakaran sa loob ngayon sa Republic of Government.
Dati kasi pagpunta ka ng SSS, so may form na sila doon. Ngayon, kailangan mo na, ikaw muna magpa-print ng E4, tsaka to valid ID kailangan. So isa lang pa naman ata yung dala kong ID dyan. Ay, naku po. Ay, shoutout pala doon sa dalawang solid na security guard na tropa natin doon sa Pale Health yan. Solid subscriber natin. Sabi ko kung pwede kong idaan sa mga sunod na araw or bukas, pero hindi pa sila sigurado gawa nung 3 days na raw na offline yung Pale Health. Oh, balikan na lang natin kasi meron naman tayong mga tropa doon eh. So pagka naging okay na, sabi naman nila sa akin, i-update nila ako at tutulungan nila tayo sa loob. Mabilis lang naman to. Kailangan ko lang malaman dito yung, i-update ko lang yung details dito. Updated na. Na-updated, di pa pala. Na-update ko na yung mga benefits ko dito, yan. Ang akin na lang, gusto ko malaman kung paano yung process ng voluntary payment dito. Kung pwede siya sa online. Tapos sa SSS, pwede. Ayun nga lang. Yun yung askasiyon ko sa SSS ngayon. Na maayos yung, ano ko, yung mga details ko. Tapos ma-update yung aking number kasi hindi ako makapasok sa portal eh. Update lang sa lakad ko. At isumaya ako na parang di mo malaman kung ano mga pamalakad dito sa Pilipinas eh. Ano? Bunganga ka dyan? Maaga ako na high blood kasi kanina sa ISIS kasi dati mga credit friends, pagka pumunta ka siguro ang dami nang nagbago, pero para sa akin parang ano eh, parang bulok yung pamalakad nila. Paano masabi? Kasi isipin mo doon sa LTO yung license na binibigay nila, nakalaminated lang, hindi yung naka-print dati na katulad nung card na makapal na naka-ATM. So, hinahanap nila yung ganun. Eh sabi ko, wala pa nga po ma'am kasi nang sabi, hindi pa nalalam kung kailan marirelease. So, pupunta na naman daw ako ng LTO para i-follow up kasi sabi, meron naman daw na yung iba nung nakaraan na nagbibigayan kasi mabilis daw masira. O, di ba? Ganun ka bulok yung pamalakad dito sa atin sa Pilipinas kaya hindi tayo maasinso eh. Masakit mang isipin, pero yun talaga yung totoo. Tapos pumunta ako ng SSS. Dati pag pumunta ka sa loob ng SSS, may form na sila doon ng A4, E1, meron na. Ngayon, ikaw na mismo magpupunta doon sa mga katabi nila ng mga Xerox copy sa labas. So babayaran mo na yung form, tapos magpapasirox ka pa ng ID. Tapos ang pinakamahirap pa, mag-update lang naman ako mga credit friends eh. Yung ano ko lang, yung mga details ko lang para makapasok ako, yung number ko, i-update ko. Dahil hindi ako makapasok doon sa portal eh, doon sa application form na mag-voluntary payment. Ganun lang naman yung gusto kong mangyari mga credit friends, na ma-update ko lang yung number ko at tapos yung details ko para makapag-start na ako ng voluntary payment ulit at makapasok ako doon sa application form nila. Pinapahirapan pa ako pabalik-balik, so ilang balik na ako ngayon. Tapos ngayon hinahanapan pa ako ng 2 valid ID. Eh, hindi naman tayo criminal na hanapan tayo ng maraming ID. Nag-iusap ka po nung maayos eh, sabi ko na, sir, baka pwede naman po na pwede na tong isa kong ID, yung license nga nung naka-laminate. Ayaw, ang main daw talaga, primary, yung passport, kung ano pa man yung ibang ID raw. Iyon lang yung dalang kong ID kasi yung passport ko na sa bahay lang. So babalik pa tuloy ako, pero wala tayong magagawa kasi kailangan, may policy siguro silang sinusunod. Pero para sa akin, bulok yung pamamalakad nila yun, high blood lang nung umagang-umaga. Oo nga, ano, bunganga ka dyan? Oops, tama na, masama nagkikipag-away. Kasi isipin mo yun, hindi ka naman criminal eh, tsaka magpapa-update ka lang eh, nakiusap pa naman ng maayos eh, pwede naman na, sige, okay na yan, kasi may ID naman akong papakita din eh, tsaka hindi naman loan yan or pera yung kukunin ko eh, papa-update ko lang doon sa system para makapasok ko sa voluntary payment, di ba? Sensya na mga credit friends ha, hindi ko naman nila lahat pero base sa mga nararanasan, pero mahirap na magsalita eh, pero shoutout na lang, babalikan ko rin mamaya. Wala tayong magagawa eh. So ganoon na lang mga credit friends, babalikan ko na lang naman sa sunod na mga araw na naman. Next week, paglalaanan ko na naman ulit ng panahon yan. Kasi tuwing Martes lang ako pwedeng magpa-update dahil yung number ngayon, may schedule. Halimbawa, number 3 yung sa akin, tuwing Martes lang ko pwede. So isasabay ko na lang sa PhilHealth ko rin next week kasi yung PhilHealth ngayon, offline, 3 days na raw. So di ba, ganun ka lupit, ganun kabagal. Oo nga, ulit-ulit na naman. Wala, next time, magdala ko ng maraming ID. Yan, next time. Nadaling ko na yung maraming ID ko para hindi na tayo pabalik-balik pa ulit. At papalo up ko rin ulit sa LTO, pupunta tayo doon para ipalo up yung ano nila, yung kanilang laminated na ID para mapalitan o parang makapal. Dito na tayo sa bahay mga credit friends at ang ating oras ay 10:20 na pala ng umaga. So papakainin ko lang saglit si Shadow tapos lalabas kami doon. Papadumihin ko siya dahil napakatagal lang hindi siya nakalabas dito sa bahay simula nung natrauma siya dati nung pinagtulungan ng dalawang pitbull.
So after 7 months ngayon, makakalabas na yan sa Shadow. So mamaya, pakita ko sa inyo mga Crit Friends. Alam kong gusto rin nyo makita yan at ma-update ko kayo dyan kung gaano nakalaki si Shadow ngayon. So pakainin ko lang saglit at CR sa ako nung tanong tayo. Yo, what's up mga Crit Friends? At grabe, napakainit ngayon. Sobrang tanghaling tapat. Nakasama ko na yung anak ko, yan, nasundo ko na. So ating oras ngayon na 11:30 na ng umaga. Pupunta na kami ng Quezon City dahil may training kami mamaya. At syempre, ando si Mukang mamaya at yung anak ko. Excited, gustong makikita si Mukang eh, no? Nangiting mag-isa. Anong pakiramdam mo nak na nakita mo siya mamaya? First time ko lang kasi makakita ng artista sa totoong buhay. Sabi ko nga mga Crit Friends, ayaw ko na sana pumunta kasi alanganin na yung oras. Eh, nagpapumilit yung anak ko kasi gusto niya makita si Mukang sa personal. Eh, sabi ko, sige tara, sama na kita kasi wala rin pantay yung anak ko eh. Yan, huwag kang mag-alala, marami kang artistang makikita kasi lagi naman kami may mga pag nagre-rehearse kami doon lagi sa Blarmino. Dadaling ko na yan ako, isama ko na palagi. May dalawa pa akong artist. Sino? Diyan Riot? Kapal ng mukha mo! Uy! Sana all! Cyril Manabat. Makikita mo rin yan soon pag may mga project ka makakapasok sa amin yan ng tag team stance. So, ang kulit nga mga Crit Friends, kaya sabi ng asawa ko tuwing sumasama yung anak ko doon sa gym namin sa aming sa Quezon City, turuan ko siya ng self-defense kasi mahirap na, di ba, pagka mga sa panahon ngayon. Eh, syempre, babae yung anak ko eh. Sabi ng anak ko. Pagka tamad-tamad, sabi ng anak ko. Alam ko na yan lahat, ma. Alam ko na yan. Papaturuan sa akin ng self-defense, martial art. Sagutin ba naman yung nanay niya na, hindi ma, alam ko na lahat yan. Grabe, pagka-traffic talaga sa kalsada ngayon, mga Crit Friends, parang di ko alam dahil siguro dahil bare months na or normal na ulit. Napakatagal namin, naipit kami doon ng mga kulang-kulang 45 minutes. Tapos ngayon dito na kami sa Mindanao Avenue at magla-lunch break na, 12:23 na. So titake out ko lang yung anak ko ng pagkain niya kasi mamaya tuloy-tuloy na yung ensayo namin. So matatagalan, baka magutom yung anak ko. Ikaw na mag-order ng gusto mo. Sinasanay ko kasi maging independent yung anak ko, kaya lahat ng bagay pag may gusto siya, inalalayan ko lang siya na nag-order. Hindi, isang rice lang, bali dalawa. Isang rice lang po. Yung piping niyo po ba chicken, if may drinks na po? Wala po. Okay po. Tapos po, shake rice, lagi na po. Apo, tsaka din po, crispy chicken sandwich po. Whoa. Nag-loading yung ano nila. Hindi, isa lang po. Hindi na nung sinasabi ng anak ko. May atin babaeng I love you, B. Coming to me now. Magkano? 277. Head lang po. Ano part ng chicken na bilang? Grabe yung traffic ngayon. Back to normal na talaga. Tsaka yung pag-birmansa talaga, mga Crit Friends. Asahan mo ni Metro Maynila. Napaka-traffic. Buti na lang. Medyo magaga kami umalis ni Kablink doon. 11 pagkalabas niya kanina sa school. So abot pa naman siguro to kasi ano pa lang eh. Mag-1 pa lang, alas 2 naman yung ano namin doon, yung training namin. Ay, alas 2. Alas 9 pa lang kanina umaga, nag-training na sila. Si Mukang pala dating alas 2 pa naman eh. So makahabol pa kami. Congrats, brother. Congrats, you know. Okay. Chucky. Shout out. You know. Let's go. I won't look back ever again. Yeah.
DPD featuring John Ryan. Let's go! Maharaw ka, di nang pala na mga pangarap ko at magbunga. Si Royce, ano? Uy! Kamusta kayo mga lods? Maganda. Follow nyo naman ako sa aking YouTube. Yan, follow nyo. Anakad mo tal? Pero gagawa pa ako. Gagawa pa. Sakato at mahirapan man at kaatsaga. Alam ko sa aking sarili na di mawawala. Sa buhay natin ay tumarating ang pagkatapat. Ngunit ang mahalaga, patuloy tayong bumabangon. Isipin ka at nakatarik ay makakaapit. Kahit na anong mahabang pangarap ko ngunit tapon. Huwag mong madali na sumabagalang sa alam. Pakatandaan mo na pagkatapos ng dilim ay liliwan. Tama ng mga problema at malaking sa nahalan. Huwagan ka ba sa wala kang sinasaga saan. Manatili lang na mawag-ubabas. Pag-alala at pag-respeto sa iba'y huwag mawala. Sa mga huling magagawa mo, pinakamuti mga pangarap. Sa'n tayo pati nang nagbituin. Mahalawang kati ng pala. Pero kamustan, dapat sila. Arrental, pwedeng punch, pwedeng hit. Pwede naman siya padiretso. Balang araw, sisigaw sa mga. Okay, next. Salamat sa mga. Kasi gusto mo, every time na hindi dapat galing sa libang. Never ka mag-iingin na kami. Walang lakas. So nagawin natin, step forward. Knee. Magandang balik. Dito yung kaibigan namin na malapit at syempre idol ko rin to, si Coach. Hello guys, you know? Kamusta? Kailan nyo nanalo ka nung nakaraan? Itong buwan lang dun, no? Itong August. Kailan laban mo ulit? Most likely December na ulit. December ulit. Panorin natin yan yung laban ni brother. Alright, see you guys. Jesus, my... Hi Josephine, kamusta? Ingat ka palagi. N.I.K. The Gold Wolf. Thank you ma'am, salamat po. Dami mga bata dito na training ng Muay Thai, yung mga yan. Ayan. Muay Thai yung mga batang yan. Kaya di basta-basta yan. Baka talunin pa tayo ng mga yan. So yung anak ko, i-enroll ko rin dito yan tuwing Sabado kasi wala siyang pasok na Sabado. So dito ko siya i-enroll pag-trainingin. At sinabi na rin ni Coach Mark kanina at saka ni Derek Erwin. Ayan. Para, syempre babae yung anak ko eh. Kailangan yan sa self-defense sarili niya. Kaya mo yan, kaya mo yan. Pagka magti-training ka na, hindi ka mag-tumbling eh. Ayan, Muay Thai ka, di ba? Ayan, Muay Thai mga yan. So, yung malalapit na, nag-grappling na ganyan dalawa, oh. Isa pa. Isa pa, isa pa, coach. Yun, ganda na. Tapos na kami dito. Maraming salamat ulit kay Drake Erwin. At let's go. Bukas, kita-kits tayo. So mag-edit pa ako ng vlog. Sana makahabol ako ng upload mamaya. Ay, napaka-traffic mga great friends. Eh, no? Grabe, sobrang traffic. Alas di gumagalaw. Sana maabot pa yung upload ko ngayon. Makapag-edit pa ako agad ng vlog. So kanina hindi na nakapag-vlog ano, sa loob kasi may ano dun. May tugtog. Kaya video clips ang ginagawa kong kuha ng video. Yan. Nakasama ko rin dati si Lovey po. Si Mukang. Mabait talaga yun. Sa GMA pa kami nagkasama noon, hindi pa siya sa iba-iba noon. Ang ganda ng ano niya, ang ganda ng abs niya.
Buti pa si Mukhang may abs. Sa akin, ab lang. Six pack. May abs siya, ang dami niyang abs eh. Matutuwa na naman si Mrs. ng mga Kretlins. Magtitili na naman niya mamaya. Kasi idol na idol niya yun si Mukhang. Si Lobby po. Yan ha. Sinout-out pa naman siya at yung anak ko kanina, hindi ko na nakunan eh. Nakunan ng videos kanina kasi pinipicturan ko sila ni Lobby po yan. Tuwang-tuwa si Lobby po kay Kablink eh. Kasi ang cute-cute daw. Ang cute-cute po talaga. Parang gustong pusingit yung pisngi ko. Ginaganon yung pisngi oh. Tapos niyakap. Ayan, mahilig po. Bait kasi talaga yun. Tsaka yung mga artista mahilig sa mga bata yun. Lalo pag bibong-bibo. Ipinigilan ko lang yan ako na kuga masyadong madaldal muna. Kasi madaldal pa naman to. Ayan, si Derek Heroin na tong tuwa din sa kanya eh. Ha? Hindi naman lagi. Hindi naman lagi. Ayan, papakita ko yung Mrs. Mame yung greetings niya galing kay Mukhang. Idol na idol niya yun eh. Nung nakaraan nga pa lang, sinabi ko na pupunta doon si Mukhang sa training namin. Ilang beses naman yung pumunta na doon. Tuwang-tuwa yung asawa ko, hindi makapaniwala, nagtitili eh. Yan mamaya, pakita ko sa kanya yung videos. Tapos pag nakita ko yan, masasabi niya, ah! Ganit lang po talaga ako kanina. Sama ko to palagi yung anak ko para matuto ng martial art. Kasi kailangan eh, lalo na babae ito eh. Self-defense. Sure. Ang dami mga bata doon lagi. Kanina yung mga bata nakikita niyo, mga yung iba doon fighter na. Tapos yung iba lumalaban. Project nila ni Direk Erwin Taglion para. Pero walang bayad yun. Tuwing hapon lang may mga coach lang doon na binabayaran si Coach Erwin sa Quezon City para magtuturo doon sa mga bata para self-defense. Lalo sa mga kababaihan yan, kailangan na kailangan yan sa panahon ngayon. Kaya anak, kailangan mo yun.